Sabi nga sa kanta ng Sex Bomb, spagetting pataas, spagetting pababa. Ganyan ang itsura ng mga salasalabat na kable ng kuryente sa isang bahagi ng Barangay 178 sa Caloocan. But this is not a joke, ha? Seriously speaking, ang ganitong pagkabuhol-buhol ng mga kable ang sinasabing madalas sa sanhi ng sunog dito. Tinawag ako ng kapitbahay namin, si tatay, dyan sa likod. Tapos pagtingin ko, wire na pala na nasusunog yun sa taas. Pagtingin ko naman dito na sa amin, pumutok na. Ayun, tinapunan namin ng buhangin. Noong nasunog at nasira yung mga kable sa tapat ng tindahan ni Andrew, yung mga kable naman sa bahaging ito ay bigla na lang bumagsak. Lahat ng mga wire na pinatatakbo doon sa bahay-bahay, ito po nung dumadaan sa kalsada na yan. Kaya sa dami po ng tao sa loob, yun po yung dami din ng wire, kaya po nagkakasalabat yan. Matagal ng perwisyo ito para sa mga residente at matagal na nilang hiling na sana ay mabigyan ng solusyon ang mga kabling ito dahil malaking abala ito sa kanila. Ay, sobrang naabala syempre kasi dito kami nakatira sa harap. Tapos nasarap pa namin mga kable. Tapos yung anak ko di makapaglaro sa labas. Nung pinaabot sa amin yung problemang yan, agad naman namin binigyan pansin. Ngayon, we're in the process of fixing the area. In many cases, based on our monitoring, sa dami ng mga naninirahan sa isang community, minsan sila-sila na mismo yung naglalagay ng linya from their metering point to their own homes, no? Pero ngayong naisabatas na ang Republic Act 11361 or Anti-Obstruction of Power Lines Act, bawal na ang kahit anumang makakaharang o makakasagabal sa mga power line corridor. Sinasabi rin ng batas na responsibilidad ng mga power line owners at operators ang pagtanggal ng mga obstruction sa mga power lines, whether located on public or private property. Pero bukod sa buhol-buhol na linya ng kuryente, ang isa pang matinding pasakit sa mga consumer ay ang presyo ng kuryente. Sa kasalukuyang computation ng electric bill, ang isang kilowatt hour ay nagkakahalaga ng 10 piso at ang isang average household of Meralco's consumers ay gumagamit ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ibig sabihin, 2,000 pesos ang kanilang binabayaran sa kuryente buwan-buwan. Dahil dito, inaasahang malaking tulong ang pagsasabatas ng isa pang Republic Act na RA 11371 o mas kilala bilang Murang Kuryente Act. Bababa ang presyo ng kuryente dahil gagamitin ang Malampaya Fund para saluhin ang mga naging utang ng NAPOCOR. Sa kasalukuyan kasi, mga consumer ang sumasalo nito o yung tinatawag na universal charges. Kapag naipatupad na ang batas, ang mga nakakakonsumo ng 200 kWh a month ay makakakuha ng deduction na 172 pesos sa kanilang electric bills. Ang maliit na halagang ito, malaking tulong para sa mga mamamayan. Ako si Izzy Lee and I stand for truth.